Ay, 3. Ah, 5 pala, hindi pa 3. Sige, wala. Okay. 3, 2, 1. Nagsimula ako sa 5. Hello mga ka-Arki! Ayan, kamusta kayo? At nandito na naman tayo para sa isang pre-recorded video na talagang pinaghihirapan natin, di ba, Sir Rienzie? Talagang rain or shine, di ba? Umaga, tanghali, gabi, nag-pre-recorded video tayo para sa ating mga ka-Arki. Ayan! Oo, dahil ganun natin sila kamahal. Oo. At pinag-uusapan natin yung mga mahal. Siyempre, isang way, no, para maiwasan yung kamahalan ng isang bagay o ng isang stock, bilhin siya ng mas mura, di ba? So, kailangan i-timing, no, yung pagbili ng isang produkto kung minsan para mabili mo ng mura at mas marami kang mabili. Ayan. Parang at dito na rin. Oo, totoo yan. At uy, magtataas na bukas, di ba? Uy, pupultang na ako kasi magtataas bukas, yung mga ganyan. Oo, may oras pa, no? Oo, hindi pa naghahating gabi. Pwede pang ilabas yung sasakyan at magpagasolina ngayon. Oo. At dito papasok, Sir Rienzie, yung ating topic ngayong video na to. Timing the market versus peso cost averaging. Okay. Ano kaya yung mas maganda na pasukin ng ating mga ka-Arki? Oo. Actually, maraming ano, no? Maraming nagtatanong talaga, should I buy? Diba? Should I sell? Pero siguro, broad strokes ako is depende sa amount. Number one, depende sa amount. Like, ang stock market kasi, no? Parang malaki na yung ano, malaki na yung 1% isang araw, mga 1-2%, no? So, tingnan natin, kunwari, pagdaan sa 1%, no? 1%. Ngayon, kung ang amount na pinanghahawakan natin na ibaba na pangbili is 5,000 pesos, 'di ba? 5,000 pesos. At ano ba ang 1% ng 5,000? It's 50 pesos, 'di ba? 50 pesos. So, isipin natin mga ka-Arki, magta-time ka pa ba ng market para sa 50 pesos, 'di ba? Mag-aantay ka pa ba ng kinabukasan? Baka muaba pa, mag-chart-chart ka pa ba, you know, for 50 pesos. But in which way, kung halimbawa, pinag-usapan natin is 50 million pesos, 'di ba? May naging kliyente akong ganyan talaga dati, tumawag. Sir Renzi, may 50 million ako dito. Bahala ka na mag-time sa market. Ah, syempre, volatile ang market nun. So, medyo stress-stress tayo. Kasi syempre, yung 1% ng 50 million is 500,000. And malaking bagay na rin ang 500,000. Diba? So, talagang medyo pinag-aralan, timing talaga yun. So, I think yun ang kailangan nating tingnan. No? Parang, hindi naman sa amount, pero yung opportunity cost ba, is it worth it, di ba? Is it worth it na magta-time pa ba ng market? Or kung maliit lang naman, kung yung amount, di ba, then pwedeng i-invest na natin, right? Mm-hmm. And more than that, kasi sa totoo lang, di ba, Marion, wala naman nakaka-predict ng stock market. Di ba? Wala talaga nakaka-predict. Oo. So, kumbaga, if nobody can predict the market, then, you know, might as well, ano na lang tayo, mag-invest na lang tayo. And siguro, mas importante doon is, yun nga, kung kunwari, nag-iipon tayo pang retirement, pang children's education, hindi ba? And then, mas mainam siguro na, yun, mag-peso cost averaging na lang tayo. Yung small amounts, like 1,000-2,000, di ba? Kung yun lang naman ang amount natin, regular na lang tayo mag-invest. At least, kunwari, there's 12 months in a year, tapos every month ka na nag-i-invest, then you hit the market 12 times in a year, di ba? Kesa isipin mo, iipunin mo, one time big time, na gusto mo, one time big time, di ba? So parang there's just one chance in a year na makaka-invest ka at hindi mo pa sigurado kung bottom kailan pa yun. Oo, kung kailan pa yun at kung bottom pa yun. So, kumbaga, one chance versus 12 na you catch the market at different points in time, whether up or down market, at least nahuli mo siya, no, versus one. So I think in that regard, mas okay yung peso cost averaging.
I'd like to highlight yung ano eh, no? Mm. Yung when you time the market, mm-mm, hindi natin alam kung kailan siya bababa. Di ba? At totoo, kung may time tayo to monitor kung kailan siya bababa. That's yan, right. That's oh, right. That's right. And monitoring kasi is more of the trader than the investor, mm-mm, di ba? That's so right. Pag trader ka, you want to catch the dips, di ba? Mm-hmm. So it mm-hmm may happen in a day, in an hour, di ba? Mm-hmm. In 2 days, in 1 week. So traders mm-hmm actually have the time to monitor, di ba? They want to capitalize mm-hmm on the ano eh, price difference, di ba? That's but, right. That's right. But as an investor na long term tayo, when you're mm-hmm building, sabi mo nga, Sir Renzi, retirement, eduk plan. Oh. Wala eh. You just have to put your money there and let it grow. Kasi nga, may principle of matching din tayo. So, kung long-term ka, you don't have to watch it daily. Diba? Oo, oo. So, you just continue to put money, no? Through Peso. Oo. Cost. Diba mo lang, lagak mo lang, di ba? Lagak mo lang dyan. Tapos, let it grow lang. Di ba? Parang ano yan eh. Parang pagtatanim ng puno. Di ba, hindi naman araw-araw, uy, sumibol na ba? Uy, may roots na ba? Uy, may dahon na ba? Di ba? So, tanim ka lang, tapos bayaan mo lang siyang ano, bayaan mo lang siyang lumaki. Of course, for long-term investing, it's mga regular wealth building. Sinabi na pala yan ni, sa movie na Frozen, di ba? Let it grow. Oh, parang iba yung meaning sa, oh, pero oh, parang ganun na nga. Ayun. So, yun yung nakikita natin. And of course, siguro pwede kang mag-timing the market kapag ka malapit ka na sa goal, di ba? Kung mga 5 years before the goal, ganyan, or 3 years before the goal, yung long-term goal mo naging short-term na. Mm-hmm. So I think that's the time na medyo dapat tinan mo na yung market kasi baka mamaya malapit ka na sa goal mo and then yung market at a high, halimbawa, mm-hmm, pwede mag-profit take ka na tapos lagay mo na sa conservative para ano ka na, ma-preserve mo na yung gains mo. Oh, mamaya na sa high point siya, marami mm-hmm na mag-take profit, bababa din siya. So, uunahin mo na, di ba? Yes, uunahan mo na. Pero kung halimbawa malayo pa naman, 20, 30 years down the road, then, ano lang, tuloy-tuloy lang, peso cost averaging lang. Of course, dapat dun tayo sa mga funds or stock, like in the case of funds, no, yung mga magaganda yung performance. At makikita nyo naman yung mga ka-Arki sa ating quarterly fund performance na nilalabas natin. Ayan, oo. At naglalabas naman talaga ang Wealth Arki ng quarterly reports, no? Na mga that's funds right na pwede nating i-consider kapag mag-i-invest. Yes. So, we hope that with this video, mga ka-Arki, eh, nalinawan tayo kung kailan ba magta-time ng market o kailan ba ano na lang, lagak-lagak na lang tayo. And if you like this video, please give it a thumbs up. Okay? And if you hit the notification bell. Yes. Para you'll get alerted pag may video. Uh-oh. Yes. Please. And of course, kung di pa kayo subscribe, di ba? How dare you? How dare you? If you haven't subscribed yet, please do subscribe to our Wealth Arki YouTube channel. And don't forget, no, marami kaming mga videos na na-up na for the past 3-4 years. And it's a treasure trove. So kung wala kayong ginagawa, just play us in the background. Just listen to us. Yon, you'll emerge more informed. Ayan. And perhaps a little bit wealthier. Ayan. Because at Wealth Arki, sabi nga nung t-shirt ni Sir Renzi, we build your wealth. Ayan. Yan. Maraming salamat mga ka-Arki. Thank you. Until our next video. Ingat kayo. Bye-bye. Bye-bye.